Mga kagoy, dahil kakababa lang natin ang Baguio mga tol, gagawa tayo ng sinigang na strawberry. Unang tikim pa lang, yummy na! Dahil kakababa lang natin ang Baguio mga tol at namitas tayo ng mga strawberry doon, pumunta na ako agad namin palengke para bumili ng isang kilong baboy dito. Kailangan tirus na rin ako bumili. Hindi ko na napakita kung paano ako namalengke ng mga gulay. Pagka uwi ko ng bahay mga tol, agad ko na hinugasan yung mga gulay na nabili natin. Meron tayong kamatis, talong, okra, sitaw, kangkong at iba pang mga ingredients na ilalagay natin sa ating sinigang na strawberry. Hinugasan ko na agad tong binili kong baboy. Nasa 300 plus ang presyo nito. First time nyo bang makakakita ng strawberry na sinigang? Kung first time nyo marinig or makita to mga tol, abay panoodin mo ang video na to. Una natin gagawin na i-ready lahat ng mga ingredients na gagamitin natin sa ating strawberry na sinigang. Hiwain lahat ito tulad ng kamatis, okra, talong, sitaw at iba pa. Bali hindi ito yung una kong gawa. Saktong-sakto kasi meron akong strawberry na stock dahil galing na tayo ng Baguio. At matagal na kaming hindi nakakakain ng karne ngayon. Kaya paglulutuan ko na lang sila dito sa bahay ng strawberry na sinigang. Talagang magbabalanse talaga ang lasa nito. Nag-separate na rin ako ng maayos na kangkong. Bali yung dulo yung kukunin natin mga pre. Para maumpisa na maluto to mga tol, nilabas ko na agad yung maliit naming kawali at yung aming sandok. Sumayaw-sayaw na rin ako diyan na parang unggoy, pero kamukha ko naman talaga yung unggoy, agoy. Pagpasensyahan niyo muna kung medyo mabilis ako dahil meron akong lakad ngayong araw na to. Hinugasan ko na agad yung gagamitin natin pagluto. Inilagay ko na agad sa kalan at sinindi ko na mismo yung silin. Kailangan ko muna pailitin itong aking kawali. Pagkailit ang kawali mga tol, inilagay ko muna yung mga karne natin. Ibiprito muna natin siya na walang mantika. Ganyan kasi ako gumawa ng sinigang mga tol. Dahil gigisa natin itong ating karne. Bali kapag natoasted na itong ating karne mga tol, ibabaliktad na natin. Dahil nagmamadali nga tayo mga tol, pinas forward ko na at kinuha ko na agad yung karne. Dahil wala nga tayong nakuhang mantika sa karne mga tol, ay naglagay agad ako ng mantika. Paglagay agad ng mantika mga tol, ganyan ang mga galaw ng mga professional na nagluluto. Kaya kung gagayahin niyo yung pagluluto ko mga tol, kailangan niyo munang dumaan sa akin para mag-training. Bali, hintay lang natin lumabas yung kaluluwa ng kamatis. Kapag lumabas na yung kaluluwa ng kamatis mga tol, panigurado pwede na yung sabay yung ating karne. Hinayaan ko muna yung kamatis natin na maluto doon. Hinugasan ko na agad yung strawberry natin mga tol. Tinanggal yung mga dahon-dahon. Nang hinimas-himas ko na nga yung strawberry, talagang nasarapan siya sa paghihimas ko. Dahil professional daw ako maghimas, agoy. Na natapos ko nang himasin yung strawberry. Ayun, nasa ospital na buntis ko. Charot, nilagay ko na rin yung aking karne. Dahil lumabas na yung kaluluwa ng kamatis. Bali kumuha na rin ako ng tubig na wasa. Dahil yung mineral natin ay nasa 35 pesos na ngayon. Kaya magtitipid muna tayo. Agad ko na nga binuso ating tubig na wasa sa ating karne. Hihintayin natin kumuluto na hanggang 30 minutes hanggang lumambot yung ating karne. So wala kayong magagawa kung ganun katagal ko papakuluan tong aking karne. At ang nakalipas na nga ang 20 minuto mga tol ay kumukulo na yung ating pinapakuluang karne. At ang nararamdaman ko nang naging malambot yung ating karne, inuna ko na yung nilagay yung aking sitaw. Dahil naiinitan ako at pares na lamang silang maluluto, pinagsabay-sabay ko na sila lahat. Hinalo-halo ko na hanggang mahilo tong ating sinigang. So ayun na nga mga tol, napakadali lang gawin tong ating sinigang. Kung gusto nyo upgraded na sinigang mga tol, pwede kayong maglagay dyan ng strawberry. Kung gusto nyo, pwede rin yung sinigang na pakwan. At dahil ang available sa atin na strawberry mga tol, agad-agad ko na nilagay yung strawberry na dinurog natin. Kung magtataka kayo kung anong lasa kaya nito, what if subukan nyo kaya para masubukan nyo at matikman nyo kung anong lasa. Pero yan, sinasabi ko sa inyo mga tol, magbabalance yung asim at yung tamis pag ako ang naging jowa mo. Agoy, joke lang pala, magagali jowa. Bago tayo maglagay na isang sinigang mix, ay ilalagay muna natin yung ating kangkong para hindi tumigas. Yung ganyang paglagay mga tol ay professional na professional yan. Nag-training po ako sa TESDA. At dahil nagmamadali nga ako mga tol, bibilisan ko ng paghahalo-halo dito sa akin niluluto. Dandan ka pa eh. Ahem, baka naman sinigang. Ginagamit ko yung product nyo. Agoy. So bali maglalagay lang tayo ng konting sinigang dito para maging okay yung ating nilulutong sinigang na strawberry. Yung balanse na asim at yung tamis na mayroong pagka-asim talagang mapapa-agoy ka talaga. After na pagkakalagay ko mga tol, hinalo-halo ko na agad. Mga ilang minuto ay naluto na rin yung ating nilulutong sinigang na strawberry, kaya kukunin na natin ito sa ating kawali. Magsasantok na ako para ilagay ko na sa akin lalagyan. Panigurado na naman ay taob na naman ang aming kaldero nito. So wait lang mga kagoy, ito na yung final output natin. In 1, 2, 3. So yun na nga mga kagoy, luto na ngayon ating sinigang na strawberry. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kain tayo dito sa bahay namin. Agoy!